A Philippine Senator's or Secretary Benhur Abalos is now holding a press briefing. Let's listen in. To be of the NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002, it provides that the NAPOLCOM shall have primary jurisdiction over grade administrative cases. So you know, nilalay down namin ang basis sa ngayon kung bakit ang NAPOLCOM po ang humahawak ng mga kasong ganito. Dahil ito yung sinasabi sa ating konstitusyon at doon mismo sa creation ng NAPOLCOM. In this light, NAPOLCOM will now handle the administrative cases arising from the recommendations of the advisory group. Alam nyo naman na nagkaroon tayo ng advisory group na siyang nag-review lahat po nitong 953 na Police General and Colonels na sabite na resignation. For clarity, any criminal cases will be handled by the Deputy Ombudsman for Military and Other Law Enforcement Offices o MILEO. Para sa ating mga kababayan, ang pagdisiplina sa hanin ng kapulisihan ay usually tatlo po yan. Number one, yung internal affairs o yung IAS na tinatawag. Number two, ito nga NAPOLCOM, yung sinabi namin. At pangatlo ay ang MILEO. Ano yung MILEO? Ito yung Military and Other Law Enforcement Offices. No, ito yung under the office of the Ombudsman. Pero hinahati natin ang trabaho. Basta sinasabing administrative o administrative cases, NAPOLCOM po yan. Basta criminal cases, it could now be handled by the MILEO. Ngayon, mabalik tayo sa sinabi ng advisory group. The advisory group recommended the following. Number one, non-acceptance of the resignations of 917 officers. Number two, further investigation of 32 other officers. And number three, acceptance of the courtesy resignations and filing of administrative and or criminal cases against four, inuulit ko apat, specifically two generals and two colonels. No? So, ito po ang rekomendasyon ng advisory group. For clarity, again, acceptance of resignation is without prejudice to any administrative cases against these officers and will not release them from any liability. Further, on April 24, 2023, then PNP Chief Asurin filed a complaint affidavit with the NAPOLCOM against two generals for grave misconduct and grave neglect of duty, among others. The penalty for these offenses is dismissal, forfeiture of benefits, and perpetual disqualification for any public office. Last Friday, the President announced that he would accept the courtesy resignations of the two generals. As for the two colonels, the NAPOLCOM has today issued, kakatapos lang po namin ng isang meeting, no, mahabang pagpupulong ito, at isa sa tinalakay namin ay tungkol nga dito sa kaso ng colonel, kabahagi siya doon sa tinalakay namin. The NAPOLCOM has today issued a resolution to proceed with the pre-charge investigation against them. The NAPOLCOM will recommend to the President that he should accept these two colonels' courtesy resignations as well without prejudice to their administrative liability. No? Kung sila nga ay matuloy na sa actual na pag-charge sa kanya, sa kanila yung administrative na pagpa-file. Sa mga nakikinig po, para hindi lang kayo malito, sa ordinaryong piskal, magreklamo si Juan de la Cruz. Pagreklamo niya, tatawagin siya ng piskal. Ang tawag niya, preliminary investigation.
aalamin kung sino paniniwalaan. And then, kung paniniwalaan, magiging people of the Philippines, isasampa na po ito sa Huwes, sa judge. Sa Napolcom, ganun po ang nangyayari. Magreklamo ka, pag-file mo, meron kami tinatawag na pre-charge investigation. Yan ang parang preliminary investigation sa fiscal. And then, ipa-file namin ito. No, para lang maliwanagan, baka nalilito ang ating mga kababayan. Ito'y sinasabi ko lang para malaman ninyo na talagang umaaksyon ang National Police Commission. Ngayon, magpunta tayo dito sa dalawang general muna para lang maliwanagan ang lahat. May reklamong final sa kanila si Chief Asuril. At ngayon, itong reklamong ito ay nandito na ngayon sa Napolcom. Pre-charge na namin. Titignan na namin kung ito'y may weight o wala. At pagkatapos ito, ay of course, tinatanggapin ito ng ating Pangulo. Aantayin namin ang sulat ng Malacanang kung ano ang kanilang sagot po rito kung tatanggapin o hindi. Pero ito importante. Maski tanggapin ang resignation, tuloy-tuloy ang kaso laban sa mga ito. Hindi lamang sila magre-resign, ang kaso ay tutuloy. Tatanungin siguro bakit administrative para yung mga benepisyo ay ma-forfeit, no? Para ma-forfeit yung mga retirement, lahat po ito. At pagkatapos ang tanong paano ang kriminal, yan naman ay ibabato namin sa Muleyo, sa Ombudsman, sa military and other law enforcement agencies. Yun pagdating dito po sa dalawang general. Pagdating sa dalawang koronel ay ganun rin. Kakatapos lang ang aming pagtatalakay kanina at isang resolusyon ang aming hinain na kasama yung dalawang koronel na ito, ito ay chinarge na namin ng pre-charge. Magkakaroon ng hearing ito, siguro mga dalawang linggo, tatlong linggo, nang sa ganun masigurado kung tatanggapin ang kanyang resignation ng ating Pangulo ay hindi lamang siya resign, kung hindi tuloy-tuloy pa rin ang pagdemanda sa kanya para wala siyang benepisyo makukuha dito sa gobyerno. Kasama na, of course, ang pagpa-file dito sa Muleyo ng criminal aspect. Okay? So for the meantime, I would napag-usapan namin kasi kanina dahil nga ito'y nasa ano pa lang ito, pre-charged. At matatapos siguro ito in 2 weeks, in 3 weeks. Once ma-file na namin ito, doon na namin sasabihin ang pangalan nilang dalawa, ng apat. Sana maunawaan ninyo. Yun namang ibang 32 na sinasabi, ito naman ay tuloy-tuloy ang imbestigasyon. Titignan pa natin na mga makukuha pa nating imbestigasyon laban sa kanila. Gusto na namin iparating ito sa ating mga kababayan upang sabihin sa inyo na ang National Police Commission ay nagtatrabaho para talagang maayos at malinis na po at matapos na po itong issue na ito. No? So, sa aking mga kasama rito, kung may mga tanong po kayo, ha, or ano, malaman lang po namin. Maraming salamat po. Thank you very much, sir, to our SILG. With the permission, we shall now come to the question and answer. Sir. Okay. Thank you, sir. The first to ask question is Mr. Johnson Manabat of ABS-CBN. Secretary, good afternoon. Si Johnson from ABS-CBN. Sir, anong naging major consideration or factors na binigyang timbang ng NAPOLCOM para i-recommenda sa Presidente na tanggapin yung resignation ng apat, two generals and two colonels? Number one ay yung sa advisory group. No? Ito'y pinuntahan ng advisory group. At ito nga ang kanilang sinabi na talagang filan. Kung kaya't bukod dito, kamukha na sinabi ko naman sa inyo at pinangako, dadaan namin sa Napolcom ito para panigurado. No, dahil sa amin, hindi lang dapat matangkap ang resignation mo, dapat managot ka rin, hindi lang sa kriminal kasama sa administratibo. No, ito yung sa dalawang general. Nakita nyo ba itong hawak ko? Napakabigat, napakakapal. Ito naman yung ginawa namin. Kakatapos yun ng meeting namin, ito'y naggumawa tayo ng fact-finding body headed by our chairperson, Vice Chair Bernardo.
kasama si of course sa ating tatlong mga commissioners dito, no, kasama si Commissioner Beatrice Cancio, si Commissioner Bernabe at si Commissioner Leonardo. At itong fact-finding na to, tinignan pa nila yung ibang pwede pang i-pre-charge, no? Ganun kakapal. Pero kasama na rito yung dalawang koronel na binanggit din ng advisory group, no? So yung apat. Pero dito sa fact-finding, ibang issue ito. Ito yung tungkol dito sa videotape na nakita ninyo, no? Ito yung videotape. Para wag malito yung ating mga kababayan, yung issue kanina was about the acceptance of the resignations. Pero kuminsan kasi yung mga ebidensyang nakukuha mo, kamukha nitong sa videotape, maiahalo mo na rin kung dapat ba tanggapin o hindi . So, ito po yun. No? Ito, ibang report naman to, mas matindi rin to. No? So, this is all part of yung aming mga responsibilidad na POLCOM. It should be controlled and supervised by the National Police Commission. No? Kaya ginagawa po ito ng POLCOM. Sir, follow-up lang. Specifically, meron bang grounds or related somehow dun sa drug cases na iniuugnay dun sa generals and colonels kaya sila inirekomenda na tanggapin ang resignation sa Pangulo? Well, yung kanilang ginawa ng advisory group is on the basis na binigay ng mga ebidensya. No? So, yun ang binigay sa kanila. Kaya nga ito'y sa amin naman, yung pre-charge, titignan namin yung mga naka-pre-charge dito. Lilipasuhin namin ito, titignan namin. No? Anyway, pag tanggap mo na resignation, wala na . Tanggal na sila si automatic . Ito na lang sa amin dito sa ginagawa namin ito. Of course, yung pagtanggap mo na resignation without prejudice dito sa administrative case na sinasangkutan nila. Tuloy-tuloy pa rin ito, no? So this is without prejudice ito sa kasong ito para yung kanilang mga benepisyo, etc., para matuldukan na po rin ito. At of course, meron pang criminal case sa Office of the Ombudsman sa Muleyo. Thank you, sir. Mr. Mar Gabriel of Net25. Sir, good afternoon po. Sir, clarify ko lang, yung sa dalawang general po ba tinanggap na ng Pangulo yung resignation nila at kailan po? Well, we've heard in the media, parang tinanggap niya, no? Sa media, parang lumabas. But what we'll do, we will wait for the actual letter, no? Importante yung transmittal sa amin ang communication ng letter. Aantayin po namin. Sir, dun sa report na ipinasa ng advisory group, nakita nyo, anong mga matibay na evidences against this for senior officials po? Well, sa ngayon, no, meron kaming tinatawag na pre-charge pa, no? So, aanuhin pa ho namin ito. No? But I'm sure ito yung dumaan sa advisory group, matibay po ito. Thank you, sir. Thank you, Mar. The next to ask question is Ms. Chrissy Di Matulak of CNN. Sir, good afternoon, sir. Sir, kailan po tatanggapin yung resignation and kailan po sila madidismiss from service and yung forfeiture nga ng kanilang benefits? Ganito, no? Yung resignation, sa Malacanang aantayin namin yung letter of communication. Itong pre-charge na ginagawa namin, siguro mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. No? Sir, sorry, follow-up. Siyempre, sir, sometimes we base yung reports din namin sa mga lumalabas na mga balibalita din. Sir, can you confirm po at the moment if yung apat po have one thing in common, were they part of PTIC po? Were they formerly part of the PTIC? I'm not that familiar with them. Can you answer it? Member nga ng PDIG. Dating member ng PDIG. Dating member ng TNP Drug Enforcement Group yung apat. Thank you, sir.
Patrick De Jesus of PTB4, you have the floor. Good afternoon po, Sec. Mayroon pa po nga 32 for further investigation ng NAPOLCOM. Dito po ba, ano yung timetable natin para matapos yung further investigation doon sa 32 pa? Yung sa 32 pa. Okay. So, ito'y kaya nga hindi inano ito ng, tingin ko ba, kaya hindi siguro na iano ito ng advisory group dahil on its own, ang term nga is administrative, more administrative investigation. No? So, kailangan pa sigurong tibayan pa ito kung paano, no? Kung kailangan pang maimbestigahan dahil mahirap din namang merong inosente na madadamay. Just to be on the safe side. Baka yun ang ibig sabihin nun. Kaya tibayan pa investigation. So, we will see whatever evidence we have right now, no? Nag-uusap nga kami kanina, are we going to divide our team here? Kung paano, mag-a-assign ba kami ng mga abogado? Kukuha kami sa province? How do we select those who will investigate? Anong parameters ito? Dapat mabilisan nito or do we cooperate with other agencies of government? Do we collaborate? No? Itignan namin how we go about this. But one thing is certain, handa na rin naman si Vice Chief, meron na siya pinapakita sa akin ng team na mag-iimbisiga. Re-refine lang namin, we want to make sure na yung mag-iimbisiga ay talagang yung mga background, maayos na i-vet namin maigi. Yung two generals and two colonels ba, Secretary, were they informed na po about dito sa... Pakilakasan lang inyo. Yung two generals po ba and two colonels, were they already informed po na tinanggap po yung resignation nila? And well, yung resignation kasi we still have to wait for the communication coming from the palace about this. Thank you, sir. The next last question is Ms. Leia Ilagan of UNTV. Good afternoon, Secretary. Good afternoon, sir. Sir, correct me if I'm wrong. Ang pagkakaintindi ko po kasi, from five-man advisory group, papunta sa NAPOLCOM, and then iimbestigahan nyo ulit kung itong mga inaakusahan dito ay may katotohanan. How come, sir, na nasa pre-charge investigation pa lang ang NAPOLCOM, and yet ang Pangulo ay nakapag-announce na po natatanggapin niya yung resignation ng dalawang general? Nagkaroon po ba ng advance copy ang Pangulo from NAPOLCOM? Well, ganito po yan para maintindihan ng lahat, no? Yung advisory group ay may kanyang recommendation. At binibigyan na po sa NAPOLCOM at dinirection namin sa ating Pangulo. Ginagawa lang namin itong demanda na ito to make sure na maski matanggap ang kanilang resignation, wala sila makukuhang benepisyo sa gobyerno. At kailangan ito ng proseso. So we just want to make sure, hindi po pwedeng basta ka lang mapapakawalan. Makasuhan mo, harapin mo ang benefits mo, at the same time ang criminal liability. Yun lang po ginagawa. Kaya may legal aspect ito eh, na ginagawa po kami. Sana maunawaan ng ating mga kababayan itong aspeto ito. So, ibig sabihin, sir, kahit nasa pre-charge investigation pa lang kayo, automatically, tinanggap na ng Pangulo talaga yung dalawang... There is a resignation. Whether or not, tanggapin mo resignation, resign ka. Nag-resign ka eh. Tinanggap. Pero we want to make sure na this is without prejudice. Sa kaso, isasampan namin sa iyo para yung benepisyo mo naman. Medyo wag mo na makuha at yung iba pa. And other criminal cases na isasampa ng Moleo. This is what this exercise is all about. Thank you. Thank you, sir. The next last question is Mr. Val Gonzalez of DCRH. Secretary, yun po bang apat na senior officials ay humahawak pa rin sila ng pwesto o hawak pa rin ho ba nila yung current positions po nila as we speak? Well, hello. What we did with those personnel who were involved in this 990 and yung mga we found involved in this case were placed on admin holding, and yung iba may na dismiss na, and definitely as of now they are not holding any key positions. Yan pong dalawang generals po, tsaka yung dalawang colonels. Sila ho ba yung current post po ba nila
ay hawak pa rin ho ba nila hanggang sa ngayon? Pag-ibig po. Yun pong apat na senior officials, general. Ito pong nakinabibilangan ng dalawang generals at dalawang colonel. Meron ho silang pwesto po sa kasalukuyan sa PNP. Ngayon po ba ay hawak pa rin ho nila yung pwestong yun po? Wala po, wala pong hawak at hindi po hawak po ang pwesto ngayon. Nasa floating status po sila? Thank you. Nasa floating status po. Yes, I think the question has been answered. The four, wala nang pwesto yung apat. Thank you. The next last question is Mr. Rafi Tima of the GMA 7. Good afternoon, sir. Sir, can we get a word from General Laporda? Ano lang po yung sentiment nyo about the result of this investigation? Mapapakalma na ba yung agam-agam among police officers sa PNP because of this? Well, on the part of the PNP, nag-usap-usap din kami, and in my consultation with the other ranks, I do believe that this move, yung conduct of investigation, will somehow answer all the questions about the gray areas dun sa nangyari sa 90. And whatever will be the result, we will welcome it, and it's all part, a bitter truth, but it's all part of internal cleansing. I do believe that after all these things, we will come up with a better police force. And just for the record po, para sa inyo at kay Secretary Abalos, just for the record, yung 917 na hindi tinanggap yung resignation, cleared na po sila. Categorical po ba yun? Yes, cleared na po. Sa ating mga kababayan, inuulit ko, kamukha naman ang una pa lang sinabi namin, kokonti lang po ito, kokonti pa lang to. But there is a need to do this. This one came from Chief Asurin himself at that time. If you will recall, ito yung hudyat nitong 990 kilos. And coming at that time from the chief of the PNP, iba yun. That is why dinala ko kay Presidente, and of course, ang Presidente na desisyon na dapat din gawin ito. No, I mean, sinabi niya naman ito, narinig yung sinabi ng Presidente rito. At sana maunawaan ng ating mga kababayan. Iilang tao ito, but they hold very, very sensitive positions. No? At itong gerang laban sa droga na ito, once matapos namin ito, tama si Chief, ano na ito eh, renewed vigor, renewed spirit sa bawat isa. No? Kaya matatapos na rin po namin ito, no? Alos ulam po dyan na ito, pero hindi pa rin matatapos eh. Bakit? Sisiguraduhin namin, no, with this board na Polcom, tuloy-tuloy na hindi na mauulit ang ganito. No? Maghihigpit kami sa lahat, no? Kaya talagang hawak kamay lahat dito. Dahil it's so unfair sa talagang nakakarami na talagang you know, talagang tatrabaho na nandiyan talaga, no? So huwag kayong mag-alala, alam po. You were just listening to Interior Chief Benher Abalos giving us developments on the findings of the five-man panel reviewing the resignations, the performance, and the records of police officials believed to be involved in the illegal drug trade. The numbers so far, the courtesy resignations of four officials, that's two generals and two colonels, were already accepted. 32 others are now under probe, under investigation, and no update on their status yet. While the courtesy resignation of 917 other police officials were not accepted, which means they have been cleared. Now, the two generals are facing charges of grave misconduct and neglect of duty. The DILG and the rest of the PNP now waiting for official confirmation if, in fact, President Ferdinand Marcos Jr. has accepted these resignations. Now, the police officials may have resigned, but Abalos clarified that the two generals and the two colonels in particular, whose resignations were accepted already, may still face administrative and even criminal charges, which will be pursued against them in relation to their individual cases. We have no details yet on who these generals and colonels are. And that's it for the briefing of the DILG.